Ito ay isang totoong eksena ng World War II. Ang mga sundalong ito ay pinaababa ang mga Hudyo sa sasakyan. Pagkatapos ay pinapila nila ito sa kanila pinagbabaril sabay-sabay. Isang tao ang nagpanggap na patay, kaya't galit na galit sa kanya ang mga sundalo. At binigyan siya ng pagkakataong makapagsalita. Umiyak siya at sinabing hindi siya isang Hudyo at isa siyang Persian. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang libro bilang patunay. Ang librong ito ay ipinagpalit sa kanya ng isang Persian para sa kanyang tinapay. Kaya't ang librong ito ang sumagip sa kanya. Dahil ang opisyal na si Klaus Koch ay nais matuto ng mga salitang Persian. At nag-alok ng gantimpala sa mga sundalong makakakita ng isang Persian. Ang mga sundalong ito ay naniwala sa kanya. Upang sa gantimpala, kaagad na dinala ng mga sundalong ito si Giles isang opisyal. Pagkadating ay ibinigay kay Koch ang libro na hawak ni Giles. Tinanong niya kung nabasa niya na ito. Pagkatapos ay tinanong siya kung paano sabihin ang ina sa Persian. Kaagad siyang sumagot ng nanay. Pagkatapos ay pinabasa sa kanya ang nasa 100 na pahina. Ngunit sinabi niya na hindi siya marunong magbasa. Nagtanong pa ito tungkol sa Persian. Kaagad siyang gumawa ng kwento upang mapaniwala ito. Naging masaya ang opisyal na ito sapagkat siya ay nakakita ng isang Persian. Hanggang siya ay makaligtas. At pagkatapos nito ay pinagtrabaho siya sa isang kusina. Pagkatapos ng trabaho ay kailangan niyang turuan ng Persian ang lalaking iyon. Siya ay kinakabahan sapagkat hindi niya talaga alam iyon. Ngunit habang nagsasalita ang iba niyang kasamahan ng Persian, kaagad siyang nakinig at pinag-aralan ang mga salita na, katulad ng mga plato, tinapay, kutsara at isang karne, kaagad niya itong tinatak sa kanyang memorya. Nang gabi, tinanong siya ng lalaking ito kung ano ang ibig sabihin ng nasa papel. Kaagad niyang sinabi ang apat na kanyang natutunan. Nakaligtas na naman siya sa oras na iyon, ngunit kinabukasan nagbago ang isip ni Koch. Gusto niyang dagdagan mula sa apat na salita ay gawing 40 na salita araw-araw. At kapag hindi niya ito ginawa, hahatulan siya ng kamatayan. Ngunit hindi niya kaya ang ganoon na karami na salita. Napilitan na lamang siyang tumakas. Habang siya ay tumatakbo, nakilala niya ang isang veteranong ito. Sinabi sa kanya na kapag nagpatuloy pa siya, ay baka may matapakan siyang minefield sa lugar na ito. Kaya't bumalik na lamang siya upang sumugal sa mangyayari. Hindi siya minadali na bigyan siya ng 40 na salita. Ngunit meron sa kanyang binigay na misyon. Kailangan niyang isulat ang buong pangalan ng bawat bilanggo. Ngunit habang ginagawa niya ito, nakaisip siya ng paraan. Ginamit ang mga pangalan ng bilanggo upang makabuo ng 40 na salitang Persian. Pagkabalik ng lalaki, nakita ang kanyang sinulat. Nakaligtas ulit siya sa oras na iyon. Pagkatapos ay pinapakain niya ang mga bilanggo at tinatanong niya ang mga pangalan nito. Sa ganitong paraan ay nakaligtas siya sa loob ng 6 na buwan. Ngunit kahit gaano siya kaingat, may pagkakataon na siya ay nahuhuli. Tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng tree sa Persian. Sagot niya ay puno. Sabi sa kanya ng lalaki ay, di ba ang puno ay ibig sabihin nun ay tinapay, sabi mo. Naramdaman ng lalaking ito na siya ay nagsisinungaling. Galit na galit siya kay Giles. Ngunit hindi niya pa din ito pinatay. Dinala si Giles sa quarry. Ngunit siya ay pagod na pagod sa mga oras na iyon, kaya siya ay nawala ng malay. Habang siya ay nanaginip sa binuong salita niyang Persian, sinabi ni Giles sa kanyang panaginip na gusto na niyang umuwi, at ang lalaking ito lang ang nakakaintindi ng salitang Persian na binuo niya. Kaagad na naniwala ang opisyal na ito sa kanya na isa siyang Persian. Sinimulan niya itong alagaan at bigyan ng mga bagong damit, at sa tuwing darating ang pagpatay sa ibang bilanggo, itinatago siya ni Koch sa isang bukid. Pagkatapos ay ibinabalik na siya, upang turuan si Koch ng mga salitang Persian. Kaagad siyang nag-iimbento ng mga salita upang makaligtas. Ngunit si Koch ay malaki ang tiwala sa kanya, kaya kahit na magulo ang mga itinuro ni Giles sa kanya, ay patuloy niya pa din itong pinag-aaralan. Ngunit dumating ang isang panganib. Tinanong ng sundalong ito ang isang bilanggo, at nalamang ito ay isang tunay na Persian. At nalaman din niyang isang peking Persian si Giles. Kaagad niya itong pinuntahan upang takutin, at may pagkakataon na din siyang patayin. Ngunit si Giles ay kalmado lang sa mga oras na iyon, hanggang sa dinala niya si Giles sa isang tunay na Persian sa bilangguan, upang malaman niya ang totoo kung siya ay isang tunay na Persian. Ngunit pagkapunta nila sa presinto, patay na ang Persian na iyon. Galit na galit siya kay Giles at sinakal niya ito, ngunit isang lalaki ang lumitaw at umamin na siya ang pumatay sa Persian na iyon. Kaagad itong binaril ng sundalo, at lumapit ang kapatid nitong pipi sa kanya at umiyak, ngunit walang pakialam ang sundalo sa kanya. 2 araw na ang nakakalipas, nakita ni Giles silang dalawa, na inaabuso ng mga sundalo, kaya dinalhan niya ito ng pagkain, at alam din itong hindi tutong Persian si Giles. Ngunit habang siya ay nasa opisina ni Koch, ay hindi siya nagsasalita sapagkat naaawa siya sa mga tao dito, sapagkat nagmumukhang basura ang bawat buhay sa lugar na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Koch na huwag matakot, at pro-protektahan siya sa kahit anong mangyari sa kanya. Nang gabing iyon, kasama niyang nagpalit ang pipi na lalaking ito, sapagkat kinabukasan ay magkakaroon ulit ng pagpatay sa mga bilanggo, at gusto niya itong mabigyan ng pagkakataong mabuhay pa. Gusto na niyang mamatay, ngunit hinabol siya ni Koch. Kinuha niya si Giles, ngunit isang sundalo ang pinigilan siya. Kaagad niyang tinutukan ito ng baril sa ulo. Dahil sa mga pagbabago ng World War II, patuloy na natalo ang hukbong Aleman. Naramdaman din ng kampo konsentrasyon ang kakilabutan ng apoy ng artilleria. Hinihiling ng pinuno na commander ang pagtanggal sa garrison. Sirain ang lahat ng dokumento at makisama
kasama sa mga bilanggo. Si Kauk matapos matanggap ang utos nag-empake siya ng kanyang mga gamit, pera pati na din ang librong Persian. At kaagad niyang kinuha si Giles sa isang bilangguan upang iligtas. At lumabas sila ng kampo nang walang nakapigil. Sa kagubatan sinabi ni Kauk kay Giles, siya mismo ay pupunta sa kabisera ng Persia upang hanapin ang kanyang kapatid. At nagpasalamat siya sapagkat sa pagiging guro ni Giles sa kanya. At iniligtas niya si Giles sa mga oras na iyon. Natapos ang giyera, kinuha ni Kauk ang kanyang pasaporte upang magtungo sa Persian. At malakas ang kumpiyansang sabihin ng mga turo ni Giles. Siya ay naaresto sapagkat ang kanyang mga sinabi ay puro kamalian. Pagkatapos niyang mailigtas ay umiyak siya, sapagkat nakita niya ang maraming pagpatay sa kanyang mga kasamahan. At dito nagtatapos ang pelikulang ito, ang isang Hudyo ay nakatakas mula sa digmaan. Ngunit wala siyang nagawa upang iligtas ang mahigit na 1,000,000 Hudyo noong World War II. Kung gusto mong pag-aralan ang mga salita ng Persian, ay maaari mo din itong matutunan. At kung nagustuhan mo ang kwento na ito, mangyari lamang na magkomento sa ibaba.